So you won't be my burn down. Hey, good morning, everyone, and welcome to my live stream. That account exists already. Okay, logging in. Yeah, already using StreamYard. Log in. Okay, there you go. Where's my string at? 5. Okay. Anyways, let's see, broadcast studio. I think I have to do that. Okay, good morning, everyone. Is there anybody there? I don't think so. But, huh? Okay. Hi, good morning, and welcome to my channel, cooking channel. For now, so I'm just gonna go ahead and start my baking. Now today I'm gonna make bread pudding, so I'm going to start right now. Yes, you are the one, honey. So I always have a cheat sheet. What, hon? Okay, I'll have to preheat the oven first to 350 degrees. Oh, so cold. Bake and then just start. There you are. Because this is pretty easy to make. So first thing is okay, where's my bowl? Here we go. My mixing bowl. Okay.
one, my pot. So this is where I'm gonna put all the ingredients. So I'm gonna need 2.5 cup of milk. I do have a whole milk here, but you can use any kind of milk as long as it's not. All right, there's the 2.5 cups of milk, and then I need 3 tablespoon butter. So here's my 3 tablespoon butter. It's already in room temperature, so it's gonna be easy to melt. So I'm just gonna put it there. And then 1 teaspoon vanilla extract. 1 teaspoon vanilla extract. There you go. This one vanilla extract. And then 1 teaspoon ground cinnamon. 1 teaspoon. Teaspoon ground cinnamon. And then 1/8 teaspoon of nutmeg. So 1/8 teaspoon, this is 1/4, so just half of this. And then 1/2 cup of brown sugar. Tablespoons of rum. I got Bacardi. Bacardi rum. You can use any kinds of rum. 3 tablespoons of rum. 1, 2, 3. And then we're gonna need 1/2 cup of raisins. 1/2 cup of raisins. And that's it. So I'll have to set this aside for now while I'm gonna slice the bread. Over here, I have the panettone that I'm gonna make for my bread pudding. Para siyang malaking mamon. It's made in Italy.
And I'm gonna slice them into cubes, like an inch square. Smells good. Malaking mamon sa Pilipinas. Now this is made in Italy. I can smell it. Smells good. And just slice like that. Slice into cubes. It's pretty sweet. So there you go. Now we're gonna simmer the mixture, the liquid mixture.
I need, oops, I have no. Turn it on. Should just be in a low heat. Yeah. Low heat. You don't want it boiled. So, just simmer it. I don't like it. I think it's already, that was very fast. That's okay. That was very fast, honey. It's already 350. So just simmer until the butter is melted. Yeah. Huh? Yes, it is. It was very fast. So it's just at a medium heat. That way it's not gonna boil over. Well, I don't know why it's so, kumusta ba tama? Hello! Hi! So, ano na nangyayari dyan sa ano, sa Pilipinas? Sa COVID? Dito sa amin, lockdown na naman. Kaya tumataas, kasi tumataas ang ano, ang COVID cases. Kaya, lockdown na naman. Starting tonight, yung mga restaurants. Magku-close na, well, it's not totally close, but you can order online and then you just have to pick it up. But there's no dine-in. Kamusta ang ano dyan sa Pilipinas? Ang COVID, tumataas din ba dyan? Hi, Rob! Oh, Rochelle. Hi, Joby. Hi, Joby the Clan. Shout out to you. Good morning. Gagawa ko ng bread pudding. Thank you. So, gumagawa ako ng bread pudding. Sinisimmer ko muna yung ano, yung mixture. Thank you for coming. Welcome to my kitchen.
Iman, tagal naman ito. Let's see. So let me do that. Let me do mine. Good. Come on, simmer. Simmer. Make it faster. Ayun, natutunaw na yung ano, yung banner. Should I just leave it on? Bob? The oven. Right, right. Right. Okay, malapit na, malapit na. Matunaw ang ating butter. Yan. Looking good. Bango. Ayun, nagsisimmer na! Yan ang gusto ko. Lagyan ko ng kaunting asin. Usually, pag nagluluto ako ng ano ng dessert, nilalagyan ko ng asin. Kasi mas masarap. Lumalabas yung sarap.
Kaunti lang. Yan. Yan. Pwede na, nag-melt na ang aking butter at saka mix up na ang ingredients. Yan, turn it off. And then just pour this on the sliced bread. May raisins ito kaya. Yan. Raisins. Raisins. Yan. Mix it up. So just mix them together. And then after 15 to 30 minutes, we'll say 20 to 30 minutes, you have to put the eggs. So we'll let this sit for 20 to 30 minutes. We'll give a time for the bread to get absorbed. Well, you're right. Was that English right? Oh my gosh. For the milk to get absorbed by the bread. Kapuya, bubunin ko ano eh. English na abay. Kuan, bumisaya, di na oi. Okay, English, English. Ay, 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 okay. There you go. So let it sit for 20 to 30 minutes. I'll just put this here. There we go. Kumusta ng COVID sa Pilipinas? All right, there you go. close. Let me set the time. Let's see, 15 minutes. Thank you.
nagmali ako yung pangalan. Sabi ko, hi Rochelle Daclan. I got mixed up with the name. Jovi Daclan pala. Jovi Daclan at Rochelle JL. Welcome mga kababayan sa aking live stream. Out of the way. It's very young. Oh, pantry. Let's see. Okay. So, pag hinihintay ko ito, 15-20 minutes. Upo muna ako doon. Ito. Santa Rochelle! Vaccine, inaano pa nila. Kasi pagka nagkaroon naman sila ng vaccine, inaano pa yan nila, tinitest pa yan nila, dadaan pa yan sa mga, anong tawag nito? Mga agency, government agency, bago i-finalize nila kaya. Pero meron na silang ginagawang vaccine. Oo, ano na yan. In the process na siya.
Tumataas. Tumataas din ba dyan sa ano, sa Pilipinas? Dito tumataas naman sa amin, kaya magla-lockdown na naman kami. Starting tonight, yung ano, yung mga restaurants. Bali, ano na lang, online order, tapos pick up. Wala nang ano. Wala na namang dine-in. So maganda ngayon ang weather dito sa amin, mainit, kaya... Pero dito sa loob ng bahay, malamig. Mainit kasi nandyan araw. Pero malamig siya kasi nga fall na. Pero dito sa bahay, malamig kasi 72 degrees lang. Kaya I have to wear my ano sweater. Ay, na Quezon. Ah, Quezon Province. Okay. Quezon Province. Saan na yan, di ba? North ng ano, Manila. Ang Quezon Province. Di ba binaha dyan nung nagbagyo? But anyway, ang baha naman ngayon kung kahit saan-saan na sa Spain din binabaha. Tapos sa South, nandoon na naman yung bagyo. Kaya, okay, 5 minutes. Pwede na ulit ilagay yung ano, yung itlog. Oh, itlog. Ay, ganun, okay. Okay, hindi, kasi ano, hindi ako naka-ano sa news lately, kaya, well, sana nga, pero ayokong mauna sa vaccine. Ayokong mauna sa vaccine, hindi mo alam kung anong effect niyan, bakala. Mauna na sila. Kaya, yeah, yung mga tao, kung gusto magpa-vaccine, mauna na sila. Ayokong muna. Natatakot ako dyan, baka mamaya eh, anong effect dyan. Kasi, siyempre, bago pa lang, di ba? Kaya, sa akin lang ito. Kaya, natatakot muna ako dyan sa vaccine. Hindi ako dito sa amin, every ano yan, every year, nagpapa, ano yung mga tao, nagpapa-flu shot. Pero hindi ako nagpapa-flu shot kasi hindi naman usually nagkakasakit pagka ano, winter season. Kasi yung flu shot pang ano yan, pang protection sa ano sakit lalo na sa flu season yung mag ano na mag winter season na so doon yung ano usually nagkakasakit yung mga tao nagkakalagnat nagkakasipon kaya dito sa States nagpapa flu shot sila usually ano mga October September October nag-ano na yan ng flu shots. May mga libre din, libre ang mga flu shots. Pero ako hindi ako nagpapa-flu shots. One time lang ako nagpa-flu shot. Kasi nga, inaano ng asawa ko, dapat ako magpa-flu shot. Kasi yung asawa ko nagpapa-flu shot talaga yan every year, once a year. September, ayan, nag-ano na yung flu shot. Pang-protection sa sakit.
Kasi nga lumalamig dito, kaya ngayon, puso yung mga sakit-sakit, lagnat at saka sipon. Hi! Hi, Ethel! Ethel Faye Gusto! Welcome to my live stream! Shout out to you! Oh, there you go. Thank you for coming! Ay, salamat sa thumbs up! Salamat! So anyway, pinag-usapan namin yung vaccine. Kasi nabasa ata ni Rochelle. Kasi ako hindi na ako masyado sa news ngayon. Kung minsan naririnig ko lang sa sa Facebook, nakikita ko lang sa Facebook. Pero nag-aano nga sila ng vaccine dito. Pero sabi ko, ayaw kong maunang magpa-vaccine. Kasi malay mo. Kasi alam mo yung mga inaano sa katawan natin, may mga side effects yan later on. Kaya, ayaw ko habang hindi naman ako nagkakasakit. Yung flu shot talaga every year binibigay nila yan dito. Pero nasasayo. Pero usually yung mga tao talaga, nagpapa-flu shot. Pero ako hindi. Kasi hindi naman ako palaging, hindi naman ako nagkakasakit pagka during winter time. So hindi ako nagpapa-flu shot. Okay, sorry, 1 minute. Ilalagay ko na yung eggs. Sana nga yung vaccine mag-work sa protection sa sa pandemic, sa COVID. Ayan, nagsisoak na yung yung bread sa mixture, kaya pwede na to ilagay ko na yung in a few minutes magre-ring na si Mel, kaya ilagay ko na itong eggs. So itong eggs, magbibigay ng shiny look doon sa bread pudding pag naluto. Kaya yan, ilalagay mo. Last ba siyang ilalagay bago mo ipasok sa oven. Yan. So i-mix ko na siya. So halo mo lang ng konti. Ganun lang. Tapos lagay mo na sa oven. Ayan. Ayun. Ano lang sa oven. Oh, timer pala. Ayan. Turn this off. Okay. Ngayon, I have here a baking pan. So, I'm gonna put it before that. I'm gonna just spray it with the pan. Para pagka naluto, hindi dumidikit yung bread pudding. Pour it in. Ay, malaki ata ang ko. Ano ba yan? Lipat ko. Maliit. Lipat ko sa maliit. Masyadong malaki. Wait lang. Ano ba yan? Kala ko naman, ang dami.
to, madami. Ay, nag-process to. Yan. Ito tama-tama. Yan. Tapos, gaspi. Ayan, tamang-tama na ang size ito. Ayan si bread pudding. Bread pudding I have to put in the oven and then bake it for. Kalimutan ko na. Kailangan ko na. Hindi ko maalala lahat na niluluto ko kasi. Ayan. See, and then the pudding. So 350 degrees heat, and then okay. Bake for 50 minutes. But I'm just gonna set it for 40 minutes just to make sure to see if it's already cooked for 40 minutes. Kasi maliit lang, kaya. Okay. And into the oven! Ang dami yung humasan. Okay, 40 minutes. Nilagay ko sa 40 minutes. Yes, oo, sakto lang, yung maliit lang. Masyadong malaki yung isa. Ay, thank you, Ethel. Ah, ganun? Oo, kasi I don't think lahat ng tao magpabakuna na kaagad. Kasi hindi mo alam. Perfecto. Ako ayaw ko muna. Mag-experiment muna sila sa iba. Ayaw ko. Ayaw ko muna pag-experimentuhan yung katawan ko sa vaccine. Kasi hindi mo alam kung ano epekto sa katawan. Kasi lahat yung mga nilalagay sa ano, alam nyo, yung lahat na mga nilalagay sa katawan, may mga ano yan, may mga side effects later on. Hindi nga yan maramdaman right after mo. Kahit mga gamot, hindi ka agad yan nag-ano. Kaya ako, pagka ano, kasi dito sa Amerika, mahilig sila sa mga gamot kaagad. Ako, ayoko. Inaano ko muna anong tawag ba doon? Ayoko muna mag-gamot kaagad. I-try ko muna yung mga herbal, yung mga ganyan, mga herbal, yung mga home remedies, tinatry ko muna yan. Ayaw ko agad mag-ano. Kasi yung iba dito,
Alam niyo yung iba dito, yung mga matatanda, ang daming gamot iniinom, pero nabubuhay. Umaabot ng 90 years old. Yung mga inom, iniinom nila mga gamot, 7, 8, yung iba nga, more than 10 klaseng gamot iniinom nila sa isang araw. Kaya, ayaw ko muna magpaano, magpa-vaccine. Sila na lang muna. Basta careful lang, guys. Kailangan talaga. Kami, pag lumalabas kami dito, may naka-mask talaga kami. Mask at talagang ano, social distance. Pagka may ibang tao, dapat medyo malayo ka sa kanila. Kaya yun. Hindi, ano, nag-breakfast na kami kanina. Tapos na kami nag-breakfast 7 o'clock. Kasi gumising ako ng 7 o'clock. Kaya nag-breakfast na agad kami. Dito naman yung breakfast, ano lang. Easy lang. Yung kaninang kinain ko, bread lang yung kinain ko. Tapos yung sa asawa ko kay Bob naman, ano lang. Yung ginawa niya rin yun. Pastry lang yung sa kanya. Ganito lang dito sa ano, sa States. Easy-easy lang. Kaya, hindi masyadong ano. Yeah, so, oh. Mas unahin ko yung alternative medicine kaysa diretso ako sa gamot. Okay, alam niyo ano, na ano nga ako, na dati may ano ako nga, oh, ganito. Dati, na diagnose ako ng Crohn's disease. Pero, kinure ko yung, ano ko, yung sakit. So, ganito nangyari sa akin. Na, diagnose ako ng Crohn's, I don't know kung alam niyo yung Crohn's disease, but sakit siya sa ano, sa tiyan. Akala ko nga, iba na yun eh, kasi sobrang sakit. Kaya, I decided na, ano na talaga, kailangan ko nang tumingin ng doktor. Kasi, ganito yung nangyari sa akin. Yung pag may Crohn's disease ka, ano yun? Palaging sumasakit yung tiyan mo, tapos palagi kang nagkakaano, yung ano mo ba, yung stool mo, ano siya? Palaging may dugo, ganun. Pero, nung una kong nakita yan, may dugo sa stool ko, tapos palagi akong nagdadiarrhea. Hindi ako kaagad kasi ako takot ako sa ano, sa tumingin sa doktor kasi parang isip ko ay, baka mamaya may makita sa akin, ayoko nga. So, hinahayaan ko yun hanggang after 3 years, nandoon na, masyado nang sumakit ang tiyan ko. Kaya sabi ko, kailangan ko na talagang magpatingin. Kasi nga, nung the first 3 years na sumasakit yung tiyan ko, hindi naman masyadong masakit. Pero yun na nga, inaano ko yung alternative na medicine. Nagsisearch ako. Alam nyo, mag-search. Ganun ginawa ko. Nagsisearch ako sa ano, sa internet. Kasi alam nyo, lahat na dyan na sa internet. Kaya, sinesearch ko sa internet, ano bang maganda sa ano. Wala naman akong nakita pa that time. Kaya, inano ko lang. Palagi akong nagda-diarrhea. Kuminsan sumasakit ng tiyan ko. Pero hindi naman masyadong masakit. Then, 3 years after, kasi ganun. For 3 years, ganun eh. Ang ano ko, pero ayaw ko mang tumingin sa doktor dahil takot akong tumingin sa doktor. So, one night, sumakit talaga ng gusto yung tiyan ko. Kaya I decided, sabi ko, hala, umiyak ako sa sakit ng tiyan ko. Kaya sabi ko, hala, hindi talaga, kasi kumakain ako ng ano, healthy food. Sabi ko, kaya hindi talaga yung mga kinakain kong mga healthy food. Tinatry ko lang, kasi malay mo baka maayos din. Hindi eh. So, one night, sumakit talaga ng husto yung tiyan ko. Sabi ng doktor ko, we have to go see the doctor. Kaya, naano ko rin, sabi ko, sige, pupunta na lang ako. Sabi ko, bahala na kung anong makita sa doktor sa akin. So, yun, pumunta ako, in-ultrasound yung tiyan ko, yung stool ko, chinex nila. Marami silang chinek, tapos
bago yan, so bago pala yung no, mga testing muna, testing yung sa stool ko, tinest din na, tapos yung meron pa silang tinest sa akin. Tapos yung sa tapos kinana na yung tiyang ko, bali ano ba yung sinabi ko? Inano na yung tiyang ko. Chinek na nila. Ultrasound pala, ultrasound. Doon nakita na doktor, gastroenterologist, sabi niya, okay, looks like may ano ako, may Crohn's disease. So sabi niya, para masigurado, magpa-colonoscopy ka. So another test na naman. Alam niyo ba kung paano yung colonoscopy? Yung ano, yung sinisedate ka niyan. So hindi mo maramdaman kung ano ginawa sa iyo, but ano ka, naka-gown ka lang. So hubarin mo lahat yung ano mo, yung suot mo, except naka-gown ka lang. Ngayon, so from there, i-ano ka na ng ano nang i-sedate ka na, tapos kakausapin ka pa, pero pagka after a few seconds, wala na, ano ka na, hindi mo na alam. So ngayon, so ginawa yun sa akin. Tapos dumating yung result, sabi ng doktor, kinonfirm niya na yun, meron ka ngang Crohn's disease. Doon, that time naman, hindi ko alam kung ano yung Crohn's disease na yan. So yun palang Crohn's disease, mild lang yun sa akin. So yung Crohn's disease, ano yan? Inflammation ng small intestine. So doon nakita sa colonoscopy ng doktor. So kinonfirm niya, may Crohn's disease ka. So kaya, ayun na, wala akong choice, kundi ano, inano niya ako ng gamot ng Asacol. Yung gamot ko ay Asacol. Hmm. Two capsules of Asacol for 3 days. Six. So, two each time. 3 days ko inumin. Dalawa. Dalawang Asacol lang inumin ko. In morning, lunch, at saka night. So for 3 months, ginawa ko yun, yung Asacol. Ngayon, after 3 months, sabi niya, okay, 2 times na lang. So, 2 sa umaga, 2 sa hapon. Pero still, ayoko talaga nung, pero naano na lang ako kasi wala akong ibang choice. Kaya na-forsige akong uminom ng gamot. Pero alam niyo, yung gamot din naman na binigay sa akin ng Asacol, hindi rin masyadong nakatulong, kaunti lang, pero hindi masyado. Oh, tingnan mo. I know, yeah. Oo, totoo yan. Alam nyo, maniwala ako na ang gamot nasa, ano, yung sa mga natural na ano. Kasi nga itong mga pharmaceutical, gusto nilang magkapera, kaya gusto nila yung tao, bili ka agad ng gamot. So, but wala akong choice, ininom ko yung ano, yung after 3 months, twice na lang ako ininom. 2 sa umaga, 2 sa gabi. Tapos, pero alam niyo, hindi pa rin nagano nakatulong naman kaunti lang, pero nandoon pa rin yung pag sumakit, medyo masakit na parang may tumutusok sa tiyan ko. So hinahayaan ko lang, ngayon after many years, sabi ng doktor, forever na yun, inumin ko yung Asacol ko, forever na daw. Kaya sabi ko, wala akong choice talaga. Pero at the same time, nag-research ako. Kasi alam niyo, mga kababayan, nandiyan na lahat ngayon sa internet. Kung anong kailangan yung malaman, nandiyan na lahat sa internet. Pero mag-ingat din, kasi yung iba din, hindi rin yan totoo yung iba. I mean, alam niyo na. So, nag-research ako. After 13 years na iniinom ko yung after 13 years na iniinom ko yung Asacol para sa Crohn's disease ko. May nakita ako sa Facebook. So una trinay ko 'yon sa Facebook. Hindi ko na maalala kung ano 'yon, but sabi ko ito i-try ko. So trinay ko 'yon, yung mga herb mga gamot ganyan, trinay ko. Tapos in-stop ko yung gamot ko. 3 days after, sumakit na naman yung tiyan ko. Kaya sabi ko, ay, oh my gosh, hala, hindi talaga pwede ito. Kasi forever na nga sana yung gamot ko. So ngayon, sabi ko, hala, hindi pala pwede talaga kasi mas lalong sumakit yung tiyan ko nung in-stop ko yung gamot ko at saka trinay ko yung nakita ko sa Facebook.
So hindi nag ano kaya nag ano na agad ako nag binalik ko yung gamot ko two times a day. Tapos sige, and then after pero palagi ako nagsesearch yan na internet. Tapos after siguro mga 2 years, 3 years, may nakita na naman ako ngayon sa ano, sa internet. Mm. Sabi ko, ay, hi Marilyn, Ragana, shout out to you. Welcome, welcome to my live stream. So ngayon, ano naman, may nakita na naman ako ngayon. Sa internet lang yun, hindi sa Facebook. Ito, ganyan, gawin mo, Crohn's disease, da-da-da-da-da-da. Trinay ko na ulit yun. After 3 days na naman na in-stop ko yung gamot ko dahil in-trinay ko yun, sumakit na naman yung chan ko. Kaya sabi ko, oh! Sabi ko, hala, hindi pala talaga pwede. Sabi ko, siguro kailangan ko na talaga ito forever ang gamot ko. Na alam nyo ako, ayaw ko ng gamot talaga kung pwede lang. Kaya, ayun, bumalik na naman ako sa gamot. Hala, sige, inom ng inom. Tapos, at the same time, nag-search-search nila ko. One time, may nakita ako sa Facebook. Crohn's disease, ganyan, o ganito, inumin mo. Alam nyo, trinay ko na ulit. But second time na hindi nag-work sa akin, sabi ko, ayoko nang mag-try ulit. Kasi baka mamaya, mas lalo na, baka kung ano pang mangyari sa colon ko, baka, you know, so, trinay ko, sabi ko, ayoko na mag-try-try kasi parang hindi talaga nag-work. But then, after a few years, may nakita na naman ako sa Facebook. Oh, ito, juicing. Juicing lang. Yan. Alam niyo, maniwala talaga ako. Kasi na-cure ako. So, yung juicing, 5 different kinds of fruits and vegetables. Apple, beets, carrots, cucumber, at saka kale, dahon ng kale. I don't know kung meron kale sa Pilipinas. But anyways, so trinay ko na naman yun. That time, alangan yun ako kasi nga twice ko nang trinay yung iba, hindi nag-work at mas lalong sumakit yung tiyan ko. Pero sabi ko, bahala na, itry ko talaga. So kaya, trinay ko yun, yung lima, juicing. Oh. Kaya, yun, nag-start ako, tapos for 3 days, hindi na sumakit yung hindi sumakit yung tiyan ko. Alam nyo, that was 8 years ago. Hindi sumakit yun. Kasi matagal na yung ano ko eh, Crohn's disease ko, almost 20 years or almost 15 years. So, trinay ko yun, yung juicing ng limang klase. Alam nyo, 3 days after, hindi sumakit yung tiyan ko. Sabi ko, oh, okay. Wow, that's good. 4 days, hindi sumakit. Sabi ko, ay, salamat. Siguro baka ito na. And then, week, hindi sumakit. Week, a month. Hindi sumakit. Months turns into years, like a year or two. Alam niyo, hindi sumakit yung chan ko. Kaya sabi ko, ala, baka ito na. Baka na-discover ko na ang gamot ng Crohn's. Kaya, so, hinito ko na yung gamot ko, di ba? So, after 2 years, 3 years, hindi naman sumasakit. Pero araw-araw ko nag-juice. Pero naman yung juice mo, araw-araw ko nag-juice. Pero, it's good for 3 days sa akin. Kasi isang glass lang sa isang araw ang iniinom ko. So, ano, nag-help yun sa akin. Kaya, sabi ko, ay, sige, magano na lang, mag-juice na lang ako palagi. Kasi wala nang sakit yung chunk ko. Eh, mas, alam niyo, mas okay pa ang epekto doon sa juicing ko kaysa yung gamot na iniinom ko. Kasi kahit umiinom ako ng gamot na Asacol dati, may masakit-sakit pa rin sa tiyan ko. Tapos may nagka-diarrhea pa rin ako. Kaya sabi ko, kaya nagtatry ako palagi. So yun, tapos, ala, hanggang ngayon, okay ako ha, wala na. So, pero, yun na, nung, kasi dati sa Rochester, New York kami. So lumipat kami dito sa, ano, sa Kentucky 6 years ago. Tapos, di, syempre, may iba na naman kaming family physician. Kaya, alam niyo dito kasi sa Amerika, kailangan mong magpatingin every year, once a year, sa doktor mo. Kailangan mong tumingin ng doktor. Ganon sila dito. So, ako naman, ayaw ko kung wala akong nararamdaman. Ayaw kong magpatingin, pero ang asawa ko, inaano ako na magkailangan. Kaya siguro alam nyo, okay din siguro. Kasi ba't ang mga tao dito matagal, ano, long life sila dito. Yung mother-in-law ko nga, alam nyo, ilang taon, 95 years old na. Yung tapos nakatira pa rin sa ano niya apartment nag-iisa. Hmm. Sa mga
not nursing home, but assisted living. Pero siya lang nag-iisa nakatira sa room niya, sa apartment niya. 95 years old na yung mother-in-law ko. Kaya, so anyways, so lumipat kami dito 6 years ago. Di kailangan kong tumingin ng doktor. So, sabi ng doktor ko, kasi may Crohn's disease ka pala noon, you have to get your colonoscopy na naman, i-check ako. Sabi ko, sa isip ko, I will do it later on, sabi ko sa kanya do. I will do it later on. Kasi hindi ka naman pilitin kung ayaw mo kasi may ano ka eh, may decision ka sa sarili mo. Kaya sabi ko, ayoko muna. Pero, last year, nagpaano talaga ako, nagpa-colonoscopy ako para makita talaga. Kasi, one time, medyo sumakit yung tiyan ko. That time lang naman, after ako medjusing for how many years. So, medyo sumakit, sabi ko, wala. Baka mamaya, ano na yun. So nag-decide akong magpa-colonoscopy. Last year, November. Oh, hindi ko makalimutan. So, ngayon, November na, di ba? So, 1 year na. Oh. So, ngayon, pero nag-worried ako that time. Kasi, before ako magpa-colonoscopy, sabi ng doktor, kung ayaw mo magpa-colonoscopy, may ano tayo, yung pinapadala lang yung stool mo, papadalhan ka ng kit, tapos nandoon na lahat, kung ano gagawin mo, nandoon na may ano, instruction. Tapos ilagay mo lang doon yung stool mo, tapos email mo balik doon, tapos i-check nila yan. Alam niyo, bumalik ng positive, doon pala na ano ko, sabi ko, hala, sumakit yung tiyan ko, tapos naging positive yung result ng... Ano ba yung testing na yan? But meron yan. Kasi sabi ng doktor ko, ayaw mong magpa-colonoscopy. O, ito, gawin mo ganyan. Sabi ko, okay, I'll go for that. Sabi niya, it's just the same. Oh. So, tapos ngayon, ano, dumating yung ano, nag-positive. Nag-positive yung result ng ano ko, ng yung check sa colon, nag-positive. Ay, kaya nag-worried ako, sabi ko, hala. Kasi nga, for many years, wala akong gamot at saka hindi ako nagpa-colonoscopy. So, ano na eh, mga 8 years na ata, hindi ako nagpa-colonoscopy simula nung nag-ano ako ng juicing. So, ngayon, napilitan ko, sabi ko, sige na lang, kasi sumakit naman yung tiyan ko. Pero, sabi ko, sige, magpa-colonoscopy kasi ako, sabi ng asawa ko, you have to go colonoscopy kasi nag-positive yung ano ko, result ng test ko. So kaya nag-ako last year. So nagpa-colonoscopy ako after so many years. So alam niyo pagkatapos ng colonoscopy, sabi ng doktor ko sa akin, sabi ko, wala, siguro naglala na yung ano ko, Crohn's ko, kung ano na. Alam niyo, sabi ng doktor ko sa akin, sabi niya, kasi syempre alam nila yung history ko kasi tinignan nila bago nila yun ano, no? Sabi nila, ay, sabi nila, no, you don't have Crohn's disease. Your colon is normal. Oh my God, sabi ko, ay, salamat Lord. Alam niyo, maniwala ako dyan sa mga ano, alternative medicine. Ay, kaya yung ano nga, yung effective po ang juicing sa'yo. Very effective, Rochelle. Tingnan. Tiyo, nandito pa ako. Kaya sabi ko, eh di na-cure ako sa juicing ko. Kasi nga, last year lang yun, nag-ano ako, Rochelle, nag-colonoscopy for after how many years. Akala ko na, naglala na kasi one time sumakit yung tiyan ko tapos nag-positive pa yung result ng ano ko, ng testing ko. Kaya nagpa-colonoscopy ako para makita talaga. Oh, tapos sabi ng doktor, you don't have Crohn's disease. Your colon is normal. Di na-cure ako sa sarili. Kinure ko yung sarili ko sa juicing. Ay, kaya masaya ako. Sabi ko, salamat Lord. Tingnan niyo. Kaya, yeah, so totoo lang, pagka mga sakit-sakit ganyan. At saka alam nyo, nabasa ko somewhere na your body cures itself. Maliwala ako dyan. Your body cures itself. Kasi nga, kung minsan, may mga sakit-sakit din ako na masakit masyado, tapos after 2-3 years, mawawala. Kaya sabi ko siguro, ano kaya yun? 3 years after, nawawala. Kaya, ay nako, totoo lang. That's not your right, Merlin. Kaya kung sakit-sakit kayo, tanungin niyo muna sa akin. Maniwala ako sa
ano, alternative medicine. Yung mga oh, ito pa ha. Alam niyo yung mga medisina din iniinom niyo? Iniinom ng mga iniinom. May mga side effects yun kasi one time kasi dati nung first time ko dito nagtatrabaho ako sa ano sa anong tawag dito, sa bangko. Tapos itong customer namin na palaging pumupunta sa ano, sa bangko. Tapos syempre sa bangko mag-uusap-usap kayo ganyan. Tapos may mga mag-check, mag-cash sila ng check. Tapos usap-usap kami, tapos sabi niya, ay, ngayon na lang naman ako nakalabas, sabi niya. Kasi ang iniinom niyang gamot ay pitong piraso sa isang araw, iniinom niyang gamot niya na. Tapos, nung pumunta siya ng doktor, sinabi sa kanya, additional gamot. Additional gamot, sabi niya, oh shoot. Sabi niya, ayaw ko na. Masakit na mga nararamdaman ko sa katawan ko, tapos dagdagan niyo pa ang gamot ko. Sabi niya, hindi niya ininom nga. Tapos sabi niya, istop ko nga itong mga gamot ko lahat. Inistop niya lahat niyang gamot. Instead na dagdagan niya ng gamot, dahil niriseta ng doktor, inistop niya lahat. Tapos sabi niya, kaya ako maniwala ako dyan sa mga gamot-gamot na yan. Kung hindi mo kailangan ng gamot, huwag. Kaya nga, sabi ko, kung hindi mo kailangan ng gamot, huwag ka. Kaya nga itong mga shot dito sa ano. Hindi ako nagpapa-flu shot dahil hindi naman ako nagkakasakit. Totoo yan, nasa eating habit po. Kailangan healthy, pero okay lang naman yung kailangan. Okay lang yun minsan. Kumain ka ng yung kinikrave mo na hindi healthy, pero ano lang, paminsan-minsan lang, okay lang yun. Pero yung araw-arawin mo na puro unhealthy yung kinakain mo, yan. Sigurado ka dyan. At saka dito, mahilig sila uminom ng vitamins. Kaya everyday may vitamins sila iniinom. Kaya yan din siguro na kaya ang mga tao dito nabubuhay ng hanggang 90s. Yung iba, alam niyo kasi nagbo-volunteer ako bago itong COVID, nagbo-volunteer ako sa Sire Christian Village. Nagbo-volunteer ako doon sa mga activities ng mga matatanda. Kawawa yung mga matatanda kasi nga nasa wheelchair yung iba. Nasa wheelchair lang, nakaupo, tapos nagaganyan lang. Yung iba naman okay pa, at the age of 90 okay pa, pero mahina lang, pero nagsasalita pa. Alam niyo yung matatanda, gusto nila ng kausap, may makausap. Ganon sila, gusto nila ng may makausap. Eh yun, nag-volunteer ako bago ang COVID kasi ngayon clean-house na nila for the meantime kasi nga sa COVID. Kasi nga ngayon may ano na, may cases na doon sa mismo sa binovolunteer ko. May cases na ng COVID. I think more than 60 residents na may COVID. So doon, anong tawag nito? Ano ba yung sasabihin ko? Nakalimutan ko na tuloy. But anyway, yung mga matatanda, nag-volunteer ako dati doon sa Sire Christian Village. Mga matatanda yung nandoon, yung nursing home. At saka alam niyo yung mga matatanda, gusto nilang may makausap. Yung iba kawawa kasi walang mga anak. Yung iba walang mga kamag-anak. Kaya gusto nilang bisitahin. Masaya yan sila pag binisita mo, kausapin mo. Masaya sila. Kawawa sila. Kasi dito, pagka tumanda ka, hindi yung anak mong mag-alaga sa'yo. Nasa ano ka talaga sa nursing home. Kaya yung mga tao dito, nagsisave para sa kanilang sarili pag tumanda. Kaya yung mga nandito na mga Pinoy na mga may mga kamag-anak sa Pilipinas, kung kuripot yung mga ano ninyo dito, mga yung hindi nagbibigay paminsan-minsan lang, intindihin niyo yan dahil pag tumanda sila, na dito sila tumanda, kailangan nilang magbayad sa nursing home kaya sila nag-iipon. Ganun yan dito. Eh alam niyo, maganda din yung ano, yung kanya-kanya ba, yung hindi nagde-depend sa ibang tao dahil may side effect yan, mga chemicals. Ewan ko, nasaan na ba ako? Nawawala ata ako sa istorya ko. Ito, tumatanda na rin. Alam niyo guys, tumatanda na rin ako, kaya very forgetful na ako.
Kaya yun, so anyway, yung sa nursing home, yung nagbo-volunteer ako. Kaya ngayon wala nang volunteer kasi ano na muna sila, clean-house nila sa mga visitors yung ano yung nursing home at saka sa mga activities. Kaya lalo ngayon, yung mga matatanda doon, mas lalo silang nadidepress dahil nga, at saka kahit ultimo mga relatives nila, hindi makakabisita. Doon sa binavolunteer ko, may ano lang, yung may glass lang sa, ano, may glass, tapos sa labas lang yung, ano, yung relatives nila, tapos ganun lang, mag-ay-hay, tapos, ganun, kawawa. Hindi pa rin sa atin na ang mag-aalaga, yung mga anak, di ba? Pero dito, wala. Kaya sila nag-iipon. Kaya dito, alam mo, maganda din yung kanya-kanya dahil alam mo, umaasenso ang mga tao. Kaya, dito naman may mga ano din, may mga mahihirap. Pero ang mga mahihirap dito, kaya bilhin lahat. Hindi pa rin sa Pilipinas na mahirap ka, wala kang kahit pagkain na masarap, hindi mo mabili, di ba, sa Pilipinas. Pero dito, kahit nga sasakyan, kayang bilhin. So, I don't know kung mahirap tawag dyan, but ganun lang dito, kaya lahat bilhin ang mga bilihin dito kahit mahirap ka. Yan ang advantage dito. Dahil sa kanila dito, kanya-kanya sila. Walang taong nagtatambay dito dahil magchika-chika lang ganyan, wala kang makita dahil kanya-kanya nga. Yung mga tao dito at the age of 18, umaalis na sa kanilang ano, sa kanilang mga parents. Nagkakanya-kanya na sila. Ganun ang ano nila dito. Kaya at the age of 18, tapos na sila ng high school, alis na sila sa bahay ng nanay nila. Yun, magtatrabaho yung iba. Yung iba naman pupunta sa college, pero ang tuition ng ano, alam niyo, ang tuition ng mga bata dito, hindi responsibility ng parents na isi-send sila sa school. Hindi responsibility ng parents yan na ang parents gagasto sa iyo para pupunta ka ng college. Hindi. Nasa sa parents na yan. Kung halimbawa ang parents mo ay may pera at willing na gagastusan ka sa college mo, yun. Otherwise, hindi. Ikaw ang gagasto sa sarili mo, mag-college ka. Usually naman dito, ano, naglo-loan sila sa government. Pero, yun na nga, pagkatapos mo sa college, babayaran mo rin yung loan mo. Oh, may interest pa yun. So, kaya, yun ang naano ko dito. Kaya, maraming hindi nagtapos ng college dito. Kung may mga natapos, marami din hindi natatapos. Dahil mahal masyado ang tuition dito. Alam niyo yung tuition dito a year? From $30,000 to $60,000-$70,000 a year. So kung i-convert mo yan sa Pilipinas, malaki na yan. Pero yung amount na yan, malaki din yan dito. Halimbawa, nagsusweldo ka lang ng 30 or not even. Kasi yung minimum na sweldo dito ay mga between $8 an hour to probably $12 an hour. So magkano lang yan a year kung nagtatrabaho ka ng 8 hours a day. Wala pa yan. So yung mga bata dito, sila naggumagasto sa kanilang pag-college. Yung iba nga dito hindi na nag-graduate, nagtatrabaho ka agad. Kasi mag-aaral ka na kanga ng college. Pero naman pagkatapos mo, yung sweldo mo ipambayad mo lang sa loan mo sa ano, sa gobyerno dahil sa pumasok ka ng college. Kaya yung mga tao dito umaasenso dahil kanya-kanya sila, hindi sila nagdi-depend sa iba. At saka kung halimbawa kailangan mo ng pera, yung mga tao dito hindi nanghihiram sa ibang tao, kundi nanghihiram sila sa bangko. Ganun ang mga tao dito, hindi sila nanghihiram kahit may mga kapatid silang mayayaman, kahit may mga kamag-anak silang mayayaman, hindi sila nanghihiram noon ng pera. Nanghihiram sila sa bangko. Ganun dito, kaya yun ang naano ko. Kaya ang mga tao dito ay mga senso dahil ano? Kanya-kanya sila, kayod. Kanya-kanyang kayod. Hindi yung nagdi-depend sa ibang tao. Hindi pa rin sa atin na, alam nyo na sa atin ay ano, kung sino meron, yun.
tutulong sa wala, di ba? Dito naman iba-ibang ano nila. Kaya meron din dito, kaya umasenso ang mga tao. Meron din dito mga ano, homeless. Oh, yung mga homeless dito, at least dito sa amin sa Kentucky, may ano sila, yung tinitirhan pagkagabi. Ganito yan. Kasi ayaw ng gobyerno din na mag-asa lang din sa kanina, sa gobyerno forever. Kaya meron silang matitirhan, government facility yan. Matutulugan sa gabi. Pagka during the day, kailangan wala sila doon. Ganito. Oo, yes. Correct, oo. Totoo yan, oo. Financially independent sila, yes. Kaya umaasenso, pagka yun ang naano ko talaga nakikita ko. Kaya pala ang mga Amerikano, mga asensado sila dahil hindi sila nagdi-depend sa iba. Sila mismong sarili nila ang kumakayod para sa sarili nila. Kaya yung mga homeless din dito, meron din homeless, pero kaunti lang. Mas marami pa rin ang nagatrabaho. So may mga homeless dito sa amin sa Kentucky na may may government facility na kung saan sila doon matutulog sa gabi. Tapos during the day, kailangan wala sila doon dahil gusto ng gobyerno, maghanap kayo ng trabaho. Ganon. So ganon yan dito. Kaya hindi inaano ng magtamad-tamad na lang na walang ginagawa. So, okay. Pagka gusto niyong matulog sa gabi, may matutulugan dito. Ito, pwede kayong matulog dito. Pero during the day, lumabas kayo, maghanap kayo ng trabaho. Ganon yan dito. Kaya, alam niyo, maganda din dito. Kasi, syempre, disiplinado ang mga tao. Kaya, pumaasenso. Sa Pilipina naman, kaya, walang ano, dahil ang mga tao ay, hindi sumusunod sa batas. Kaya yan. So, yep. Yeah. Financially independent po. Yep. That's really true. So, ano pa bang ano pa bang pag-usapan natin? Tagal na ba? Ilang minutes ba yung nilagay ko? Oh, may 4 minutes pa. Ayan, kumukulots na. Si ano ko? Si bread pudding. Okay. So anyways, mga kababayan. So, okay. Ano naman ako? Dito! Ano na ako dito nakatira sa ano sa States? Mag-23 years na ako dito sa April. Kaya medyo marami na rin akong natututunan. Malalaman mo rin ang mga ano, yung mga culture nila at saka ano, ways of life. Kaya medyo matagal na rin ako. Ay, oo, wala dyan sa Pilipinas. Sus, paano naman magkakaroon yan eh? Ang government naman natin, walang pakialam sa mga tao, di ba? Sa totoo lang, ano, hindi ko sinasabi na, kasi kami naman, maka-Duterte din naman kami. I don't know kayo, but kami maka-Duterte kami. Kasi imagine kung hindi si Duterte nanalo, ano na lang kayo nangyari sa, ano, sa Pilipinas, di ba? Walang-wala na talaga. O wala yan sa, alam nyo, so one time nung umuwi ako sa Pilipinas, taga Sambuanga kasi ako. Ano, pumunta ako ng one time kasi nga iniisip ko wala. Anong tawag nito yung DSW, di ba yun? Yung mga nilalagyan ng mga bata dyan. I think DSW yan, DSWD. Yung mga nilalagyan ng mga bata na mga walang nanay, mga walang tatay, mga orphanage. Dyan sa Sambuanga, taga Sambuanga ako. Kaya one time pumunta kami dyan sa Sambuanga, sa orphanage. DSW ata yun eh. Nandoon may mga kano nagde-deliver ng mga boxes of ano, goods sa ano, doon sa orphanage. DSW dyan sa ano, sa Talon-Talon. Alam nyo, pero nung pumasok kami, yung mga bata doon, kawawa! Yung 5 years old, parang 2 years old lang, mga malnourished. Sabi ko, oh my God. Tapos nandoon yung mga kano. May mga kano doon, nagde-deliver ng mga boxes. Dinodonate nila.
sa isip ko, oh my God, ang mga kanop, napaka-insente, walang alam kung saan napupunta yung mga ano. Ewan ko, but napupunta yung mga dito, dinodonate nila. Ang mga bata doon, subukan yung pumunta sa mga orphanage na mga government, ano, government facilities. Ang mga bata, kawawa, mga 5 years old, parang 2 years old lang. Ang mga 7 years old, parang mga normal, mga very skinny, ang papayat, parang walang kinakain. Oh my God, nakakaawa tingnan. Kaya sabi ko sa mga nandoon, mga ano, na mga, sa isip ko, sa mga Amerikanong nag-deliver doon, sabi ko na po, mga inosente, walang alam kung saan napupunta yung ano, napupunta yung mga dinideliver nila, mga, o, mga donations nila. So, totoo lang. Ay, oo. Alam niyo, sa totoo lang, Rochelle, kung hindi pa na, ano, hindi pa na nanalo si Duterte, ewan ko na lang kung ano nang nangyari sa, ano, sa Pilipinas. Mas lalong, tingnan niyo ngayon, di ba, maano na daw, malinis na dyan sa may, ano, sa may, ano ba yan, Manila Bay, di ba, malinis na ngayon. Dati, sabi nila, masyadong madumi. Ngayon, malinis na. Kaya yun. So, mabuti na lang si Duterte ang nanalo. Pero kulang pa rin. Kasi parang si Duterte, nakikita ko, parang matanda na rin. Parang paano na rin siya, ano? Parang napapagod na rin siya, ano? Ah, okay. Yun na nga. DSWD yun. Oo, sa Sambuanga. Sa Talon-Talon. Pumunta ako doon. Kawawa ang mga bata talaga. Mga malnourished. Samantalang, yung mga ganyan, inano yan eh, ang US, isa sa mga ano din yan eh, nag-donate sa mga ganyan sa Pilipinas. Yun na nga, sabi ko sa inyo, may mga kano doon na nag-deliver na mga goods. Mga boxes yung that time nandoon. Ay, luto na yung ano ko. Sandali, tingnan ko. A little bit more. Ayan. Malapit nang maluto. Malapit nang maluto si pudding ko. So anyways, ay nako. Ay nako kaya, ay oo, sa totoo lang. Anong oras na ba dyan? Ay, di ba 10:30 na dyan, ano? Rochel, hi, dito lang po Ate Host. Work mode pa. Ah, nagtatrabaho pala si... Wait, gabi dyan, di ba, Merlin? Or, I don't think sa Pilipinas si Merlin. But anyways. Oo, sa totoo lang na... Sus, naku, imagine kung hindi pa nanalo si, ano, si Duterte. Naku, ewan mo na ano nang nangyari sa Pilipinas. Wala talaga. Kaya naku, kung ako sa inyo, yung mga dalaga pa kayo dyan, ewan ko mga dalaga pa kayo, mag-ano... Sa totoo lang, maganda talaga dito sa ano, sa States. Very easy ang buhay. Very easy. Kaya kung may chance pa kayong mag-ano, kung may possibility kayong mag-abroad. Ano? Marami diyan mga ano. Oo, totoo. Oo. Right, oh, mas better ngayon kaysa before. Pero nandiyan pa rin, I know, nandiyan pa rin ang mga kurakot, sa totoo lang. Oh. Kaya, yan, kulang pa. I mean, yan pa ang dapat anuhin ni, ano, ni Press, ni Tatay Digong. Yan pa dapat ang anuhin niya. Tuunan ng pansin yung corruption. Kasi nandiyan pa rin eh, kahit nandiyan na siya eh.
Kasi hindi naman siya mismo ang ano, ang gumagawa, alangan siya lahat sa ano, sa opisina, kung siya nga lahat sa ano. Pero, oo, nandiyan pa rin ang corruption. Kaya nga, sabi ko, yan pa ang kulang niya. At saka yung mga kurakot, hindi pa rin nakukulong. Kaya, alam niyo, sa totoo lang yan si ano, si Pagparan, kawawa, nakakulong, na walang kasalanan. Naawa ako sa taong yan. I really hope na ano, ipalabas ni ano yan, ni Tatay Digong bago siya bumaba. Kasi, kung nanalo niya, kailangan talagang ipalabas si Palparan kasi kawawa. Alam niyo, single pa rin pala si Rochelle. Alam niyo ako dati, ganyan yung Rochelle, nung single pa ako, kasi nga nakikita ko sa Pilipinas, napakahirap. Kaya sabi ko, mabuti naman yung may kaibigan ako na dati, that time kasi sa amin, 20 years ago, ano yun? Penpal-penpal pa yun dati. Ngayon, nasa internet. nasa internet na ngayon. Ay, nako. Kaya nga, kung ako sa inyo, kung mga dalaga pa kayo, nako, mag-ano kayo. Marami dyan sa internet. May mga ano dyan, may mga sites dyan na pwede kayong makahanap. Ilang taong ka, Rochelle? Kaya nga, kasi alam niyo, sa totoo lang, maganda talaga dito. Naku, sus na, kung kayo nang makapunta dito, sabihin niyo talaga, ay, salamat. Ako nga dati, nandyan pa ako sa Pilipinas, kasi nga, mahirap masyado, di ba? Kaya sabi ko, mabuti naman, may kaibigan ako na nag-ano sa akin. Dati kasi penpal pa yun. Kaya nagsusulatan. Ngayon naman, nasa ano na lang, text away na lang ang mga ano ngayon, kaya pwede yan text ganyan. Alam mo, marami naman yan nag-ano, di ba? Marami na mga LDR dyan. Marami na ngayon mga LDR, nakikita ganyan. Kasi ano na lang eh, lumiliit na ang mundo kasi nandyan sa internet. Kaya pagka ano pa kayo, mga dalaga pa kayo, mag-ano kayo kung may possibility kayong mga, actually, possibility pa kayong mapunta dito. Kasi iba talaga dito. Ano lang, easy lang kasi. Dito kahit may mga mahihirap, may mga mayayaman din. Pero hindi pareho dyan sa Pilipinas na ano. Kasi kung, hindi naman, kasi yung pag-aasenso dito sa Amerika, hindi yung sa kung anong pinag-aralan mo, kundi kung paano ka namiskarte sa buhay. Yung iba nga dito, alam nyo, sa totoo lang, tatlong trabaho para makabili ng magandang bahay, makabili ng magandang sasakyan. Yung ibang Pilipino. Yes, tama yan. Oo, yan. Marami dyan. Maghanap ka lang. Oo. Meron din dyan iba na yung pagka may nakita ka na. Wag yun, yung pagka may nakita. Ay naku, bata ka pa rin, Jesus ko. Alam mo dito, walang bata matanda dito. Yun nga, iba dito, nag-aasawa ng 50, 60, sa totoo lang, napakabata ang parasyon. Mag-ano ka? Wala ka pang boyfriend dyan siguro. Nandyan ako, totoo yan. Oo, dyan, sa online, yes. Marami dyan. Tapos, yan. Alam nyo, nakakaano din yan, nakaka-excite yan. Lalo na pagkagaling ka sa trabaho, pag-uwi mo, may message ka na, wow. Tapos madami yan mag-aano sa'yo. Kasi ako dati sa amin, ano pa yun eh. Pental-pental, sulat-sulatan pa 20 years ago. Kaya every time, dumadating ako galing sa trabaho, may apat, may lima akong, letters. Ano yun? Oo. No, bata ka pa. 32 lang. Bata pa yan. Dito, bata pa yan. Ang iba nga dito, nasa 30s, 40s na nag-aasawa. Kasi ini-enjoy muna nila yung sarili nila, yung kinikita nila, nagta-travel sila, ganyan, bago sila magta-trabaho. Ah, stay home ka? Ah, Berlin? Ah, Regana, stay home? Ah, okay. So, hindi ka nagta-trabaho, sa bahay ka lang, Berlin. Kaya yun, may asawa ka na, Berlin? Or dalaga ka pa? But, pero kung
ako sa mga dalaga diyan sa Pilipinas. Ano, mag-ano pa yun? Ano ninyo? Yung huwag kayong basta na lang na dahil kailangan mo na mag-asawa, mag-asawa ka na lang, hindi. Kasi dito nga, sabi ko sa inyo, mga tao dito nag-asawa, nasa 30s na, 40s, ganun. Kaya, kahit ka 50s, may nag-asawa, 50s, 60s. Walang ano dito, walang edad-edad dito sa pag-asawa. Kasi marami dito mga binata. Mga binata, mga dalaga, kasi yung iba naman, nagsawa na sa ano. Kasi alam mo dito sa ano, dito sa Amerika, yung mga bata, bata pa lang, ano na eh. Nagsasawa na sila dahil nga, bata pa. Alam mo na yung lifestyle dito ng mga kabataan. So kaya nagsasawa na sila, tapos naghihiwalay, tapos nag-30 na, hindi pa nag-asawa o hindi pa nakita. Kaya anong tawag? Ay, dalaga pa po. Ay, dalaga pa rin pala si ano, si Marlene. Oh, marami pa lang dalaga. OFW po ako. Ah, okay! OFW pala si Laganas. Nako, si Marlene, maghanap ka na lang ng ano, kaysa mandyan ka sa... Ay, hindi ko naman inaano, no? Pero, sa totoo lang, at the same time, mag-ano ka, mag... Diyan sa internet, online. Mag-online ka. Maraming mga ano dito. Ewan ko lang sa ibang, I'm sure meron din sa ibang bansa. Pero kasi dito, sa totoo lang, kasi nakapunta na ako ng iba-ibang bansa. Ngayon, nakita ko, mas maganda talaga sa ano dito sa Amerika. Tsaka yung customer service dito, napaka mahusay ang customer service. Alam mo sa Europe, hindi sila mga European, hindi friendly. Yung mga ano, mga friendly yan, hindi ka kilala, magkaano lang kayo, magka naglalakad ng umaga. Sabi yan, good morning, good morning, good morning. Ganyan yan sila, oo. Pero yung ano, yung Europeans, hindi sila friendly na, ano, hindi sila friendly na mga tao. Kaya ako, kung ako sa'yo, Merlin, magano ka, mag, sus, yun talaga, kasi nga, may ano din ako, may dalaga din akong ano pamangkin. Sabi ko, magano ka, dyan, dami dyan sa internet, maghanap ka dyan. Kasi kung meron nga lang akong kilala, kung meron nga lang akong kilala, ay ano ko na. Kaso wala eh, kasi yung mga kilala ko rin mga kano, may mga asawa din ano, may mga asawa din Pilipina. Kaya, ay naku, sayang. Tsaka, yeah, kaya, naku Merlin, mag, habang, habang bakante ka, mag, tuk-tuk-tuk-tuk ka dyan. Mag-tuk-tuk-tuk-tuk ka dyan sa ano, sa internet. Sa laptop mo. Ay, okay, that's good, oo, oo. Totoo yun, oo. Para lang, oo, kasi nga, sabihin mo, ay, 32 na ako, kailangan ko na mag-asawa, naku, wag, oy, oo. Maghanap kayong tama, tsaka dapat yung mabuting tao ang mapangasawa. Ayan, luto na si Luto, Luto. Very good. Very good, very good. Ayan, let's see. One second, let me just take this out. Okay. Ayan. Nakikita ba ako? Nakikita ba ang ano ko? Mukhang masarap tingnan! Eto! Luto na! Luto na siya, masarap. Ayan. Ang bread pudding ko. Totoo yan, ano, Rochelle. Dahil huwag kang magmamadali. Napakabata mo pa. Ay. Tsaka, dahil sabihin mo lang na, ay, nasa edad na ako, ay, naiwan na ako. Hindi, dito walang iwanan. Yung mga tao dito, ano, hindi sila gano'n na, ay, kailangan ko na mag-asawa. Hindi. Kaya, paisi-isi lang sila, trabaho, pa baka bakasyon. Kasi alam niyo dito, pag nagtrabaho ka, may ano ka talaga, may bakasyon ka. O kahit bago ka lang magtrabaho dito, may bakasyon ka kaagad once a year. With bayad pa yun. O, di ba? Diyan sa Pilipinas, meron bang ganyan na katatrabaho mo lang after a few months, may bakasyon with pay ka na? Wala. O. Ay, ano yung niluluto ko? Bread pudding, Merlin.
Bread pudding, oo. Recipe ko yan, kaya masarap. Dahil sa aking recipe. Oh my God. Ayun, oo. Oo, yes. Oo, ano yan. So, tama yan sa'yo, ano, Rochelle, huwag kang magmamadali. Tsaka, ano, pag ano ka, sabi ko sa'yo, mag-try kayo dyan kasi madami na eh. Madami na, ano. Madaming ano dito, mga binata. Wala nga lang akong kilala. Yung kilala ko naman, may mga asawang Pinay. Kaya, kung meron nga lang ako, you know. Ay, alam nyo, doon. Doon sa ano, sa... Dito sa ano, sa... Ewan ko kung nag-aano kayo. Yung, alam nyo ba yung Smule? Yung karaoke application? Mm-hmm. Marami din dyan naghahanap sa Smule. O, kung mahilig kayong kumanta, pumunta kayo ng Smule. Marami dyan kung ano, nag-aano sa'yo, nag-PPM yan. Nag-PPM sa'yo. Maraming nag-PPM sa akin. Sabi ko, may asawa na ako, kaya umanap ka na ng iba. Ano nga naman. Oo, oh, masarap. Masarap yung ano ko, Rochelle. Yung bread pudding ko, masarap. Naku, kung nandito nga lang kayo, no? Totoo lang, ang ano dito, ang ano lang dito sa Amerika, malungkot. Kasi nga, halimbawa, sa isang bahay, dalawa lang kayong mag-asawa nakatira. Oo, oh, ganun yan. Kasi nga, sabi ko sa inyo, pagka lumaki yung mga anak dito, at the age of 18, aalis na yan sa kanila, sa appearance. Oo. Oh. Magkanya-kanya na yan. Kaya, dito malungkot. Kahit naman kami ay walang anak, malungkot dahil kami lang dalawa ng asawa ko. Hmm. Kaya yun lang ang ano ko dito, malungkot. Pero at the same time, ano, magagawa ko. Ganun lang ano dito eh. Wala kang kasama kasi dito naman, hindi naman yung mga tao nag-aano lang. Yung sa atin pa yung mga tao dyan, maraming tambay na naghahanap lang ng mga kausap, di ba? Tapos magtawanan, mag-inuman. Dito walang ganyan. Kasi lahat nagtatrabaho. Kaya nga sabi ko sa inyo, kaya ang mga Amerikanong asenso dahil kanya-kanya sila. Kanya-kanyang kayod, hindi nagdi-depend sa iba. Yun, kaya. Tapos pag nag-ano yan. Oo, ang sarap, oh. Mabango nga na anuhan ko dito. Kasi sabi ko, kung nandito lang kayo, nako. Diba, kain tayo? Ay, nako. Masaya yung paminsan-minsan may ano ka, may kasama kang kaibigan. Pero yun na nga, matagal na kami. Kaya nga dahil sa COVID, alam nyo, nako, wala na kaming party-party since nagka-COVID. Ano yun? March ba yun? Or February nagka-COVID, diba? Ano? COVID breakout. So, wala na kaming party. Kaya mas lalong, ano, mas lalong malungkot. Sa bahay lang palagi. Hindi. Naku, alam ko naman mga Pilipino, mahilig talaga kumanta. Hindi naman kailangan maano ka. Basta magaling ka kumanta, basta mahilig ka lang kumanta. Naku, mag-ano kayo, katuwaan lang ba dyan sa ano, sa Smule? Sa totoo lang, maraming nag-ano sa akin, nag-PPM. Oo, tapos, naku, sabi ko nga, naku, hindi, uy. May asawa na ako, kaya... Nag-do it na kami niya. Ah! Si Inday! Ah, sa ano ka? Sa Star Maker. Si Inday kasi sa Star Maker. Si Inday Beljanay. Sa Star Maker siya. Meron din ako sa Star Maker, pero meron ako, mas nauna yung Smule sa akin, at saka may grupo kami sa Smule. Kaya, ano, kaya doon ako palagi sa Smule. Pero kahit nga sa Smule, paminsan-minsan lang din ako makaano dahil kahit nandito lang ako sa bahay. Busy din, madaming ginagawa. Kasi nga, alam niyo dito sa Pilipinas, sa States, atin lahat trabaho, wala kang katulong. O, ganun din yan dito sa Pilipinas, sa Amerika. Atin lahat, pat nandito ka, nako, huwag kang mag-expect ng katulong. Kasi, kung otherwise yung isisweldo mo sa katulong mo, kulang pa sa sweldo. I mean, pag nagtatrabaho ka, tapos kumuha ka ng katulong, kulang pa yan. Dahil, alam nyo, pag nagkatulong kayo dito, pwede man yan magkatulong dito. Pero, kailangan ng sweldo ng katulong mo ay minimum din. So, kung halimbawa ang minimum dito sa Kentucky, $8 a day. Ano, $8 an hour. So, kailangan yun ang ibabayad mo dahil otherwise, pag nahuli ka ng gobyerno, alam nyo naman dito, ang law ay law. Dapat sundin. Kaya yun.
Pero yung iba dito, alam nyo, yung mga mayayaman, nagpapalinis lang ng bahay. Ano yan? Nag-duet na kayo ni, ano, ni Inday. Yes. Talaga? Ah, hindi ko nakita yun, Rochelle. Oh, nag-duet din kami ni Inday once eh. Hindi ko nga alam kung paano i-share sa, ano, sa YouTube. Kasi ano, ano ba, ano nangyari? Eh, hindi naman lumalabas yung YouTube doon sa i-share ko. Kaya sabi ko, saan ba ang YouTube dito na pwede kong i-share? Wala naman. But anyway, yung mga tao dito, yung mga may kaya, nagpapalinis lang sila ng bahay. At saka alam nyo, yung malaki ang sweldo dahil alam nyo, nung doon pa kami sa Rochester, New York, nakatira. May kaibigan akong naglilinis. Pilipina din. May kaibigan akong naglilinis ng bahay. Sumasama ako sa kanya minsan dahil ano ako yung, ano ba, curious. Kasi yung nililinisan niyang bahay, malalaki kasi nga. Ano, may mga kaya. So, every time siyang tumatawag sa akin, hey, Nits, gusto mong sumama, maglinis ako ng bahay. Sabi ko, sige. O, ako naman, ganun. Dahil wala nga akong, sa bahay nga lang ako, hindi ako nagtrabaho ng matagal. Kaya, so sumasama ako sa kanya. So, alam niyo, pag naglinis ng bahay dito, ano, yung open lahat, kahit yung master bedroom ng ano, open lahat, hindi, kasi dito kasi walang magnanakaw. Dito sa kasi sa Amerika, walang magnanakaw. Kaya yung nilininisan na bahay, pati yung bedroom nila, open lang habang sila sa trabaho nila. Tapos yung mga naglilinis sa bahay nila, kagaya ng kaibigan ko, may susi siyang sarili na pwede siyang pumasok anytime. Kaya nung minsan, pagka time niyang maglinis ng bahay, tinatawagan niya ako kasi gusto niya rin magkasama para mas mabilis yung ano yung paglinis. So yun, tinutulungan ko siya. Alam niyo, siyempre, nililinisan yung kubeta, nililinisan yung kusina, nililinisan, basta lahat. Tapos i-arrange mo yung ganyan, tapos yung mga dust ganyan, i-dust mo yan. Ganon, nag-enjoy naman ako dahil habang nag-ano siya, nagsisigawan kami, eh, okay ka lang dyan, kasi malaki yung bahay. Oh! O, tapos, pagkatapos yan, binibigyan niya naman ako ng pera. Alam niyo yung kinikita niya sa, for three hours lang ng paglilinis. 3 hours ng paglilinis, ang binibigay sa kanya ay kuminsan $180, kuminsan $200, gano'n. Tapos yung binibigay niya sa akin, mga $60, $40. Masaya na ako dahil hindi ko na, hindi ako tulungan kita para magkapera ako, yung gano'n ba, hindi ako ganyan. Gusto ko lang makalabas sa bahay at saka mag-enjoy. So yan, tinutulungan ko siya. Binibigyan naman ako ng $40, $60. So masaya na ako. Sabi ko, oh, that's okay. Oh. So tinatanggap ko naman yun. Kaya masaya. Tapos, alam nyo pala dito, ano yan, ganyan yan. Ganon yung mga, ano, yung mga, may mga kaya, nagpapalinis lang ng bahay. Tapos, anong tawag dito? May sabihin ako, nakalimutan ko, ano na naman ako. Dahil, nakalimutan ko, but, ayun, so, baka lalabas naman sa isip ko, but anyways, ayun, so, yun ang, ano ko, yung, ay, yun pala, okay, so, meron pa, so, yun ang paglilinis dito, ha, tapos yung isa pa, naalala niyo yung Pilipina dyan na nakamana ng ilang millions ng dollars, ewan kung naalala niyo yun, oh, per hour ang bayad dito, pero yung paglinis ng bahay, 3 hours na yung paglilinis, ha? Binibigyan siya ng 180. So, divided by 3, magkano ang per hour niya. Diba? At saka isa pa, yung dito, guys, yung halimbawa, may inaalagaan kang matanda, tapos yung matanda may pera. Diba? Tapos yung matanda walang anak. Ikaw nag-aalaga sa matanda. Kasi may mga ibang matatanda din dito. May mga ibang ano din dito, mga Amerikana na ayaw nilang pumunta sa nursing home. Kaya gusto nila sa bahay lang nila. Tapos gusto lang nila may magbisita sa kanila, may magluto sa kanila, tapos may maglinis sa kanilang bahay. Ganun yung iba. Although hindi lahat. Ano lang, paminsan lang yan. Yung may ibang mga kano talaga na gusto nila sa bahay makatira kahit matanda na sila. Gusto nila may magbisita, ganyan. Tapos,
ganito yan. Pagka halimbawa, ikaw yung nag-aalaga sa matanda. Yung matanda, walang anak. Yung matanda, may pera. Alam mo yung matanda, maano na yung loob niya sa'yo? Yung, nahulog na ba yung loob niya sa'yo na ikaw na forever nag-aalaga sa kanya? Tapos, pagka time na parang mahina na talaga sila, tapos, syempre, nagkakasakit na, ikaw pa rin nag-aalaga sa kanila. Yung bang matagal ka na sa kanila, tapos nagustuhan ka nila, yung loob nila na ano na sa'yo. Ano yan? May mga nagkakaswerte din dito dahil alam nyo, yung matanda, kung saan binibigay ang pera? Sa iyo! Kaya may mga ibang tao din dito na swerte dahil pag namatay yung ano, namatay yung matanda, iniiwan niya sa iyo ang pera. Alam niyo, I don't know kung naalala na yun, may Pilipina dito na ganun ang trabaho niya, nag-aalaga ng matanda. Oo nga, kung nandito nga lang kayo, oh my God. Alam niyo, sa totoo lang, kasi tahimik kami ng dalawa ng asawa ko dito, so school, mas maganda yung may kasama ba, di ba? Para mas masaya. So ganito yan. May Pilipina dito. May Pilipina dito. Mga girls. May Pilipina na nag-aalaga sa isang matanda na napakayaman, milyonaryo, multi-millionaire. Walang anak. Nang pagkamatay, napunta sa kanya ang milyones ng kano. Ng kana. Kano ba yun? Or kana ang inaalagaan niya? Ganon dito, pag maswerte ka. Pag ganun yung trabaho mo na yung inaalagaan mo, walang anak, walang kamag-anak. Siyempre, kasi otherwise kung hindi nila ibibigay ang pera kung saan nila gusto, mapupunta yan sa gobyerno. O, kaysa naman, ibigay niya sa gobyerno yung pera niya na nandyan naman yung isang tao na nag-aalaga sa kanya. Yes, caretaker, yes. Oo, na nag-aalaga sa kanya ng matanda, ng matagal, at saka mabait. At saka inaalagaan siya ng mabuti. Oh, bakit niya ibigay sa gobyerno yung pera niya? Na ito naman ang nag-aano sa kanya, itong nag-aalaga sa kanya. Kaya yung Pilipina, napakaswerte. Naging multi-millionaire. Na ano yun eh, last year ba yun? Nasa ano, sa news yun? Last year? Ilang millions ba yun nakuha niya? Dahil napakayaman nung ano, inaalagaan niya, walang anak, walang kamag-anak, walang... Kaya sa kanya napunta yung pera niya, kayamanan ng matanda. Kaya ganyan yan dito. Kaya yung mga nag-aalaga ng mga matatanda, lalo na yung inaalagaan ay mayaman, naku, napakaswerte yan dahil sigurado ang pera ng matanda ay mapupunta sa'yo. Lalo na pag nagustuhan ka nila, parang kamag-anak ka, parang anak ka na lang nila na inaalagaan mo na mabuti, sa'yo mapupunta yung pera. Swerte ka. Yes, caretaker, yes. Oo. Ganun yun. So, ingay. Ay, nako. Kaya yun. So, I think that's it for today. Naano mo yan, Rochelle, di ba? Totoo yan. Oo, totoo yun. Ganun yan dito. Oo. Yan. Oo. Hindi ba kaswerte naman dahil yung Pilipina ay, siyempre, I think, maano din yun, mahirap din ata sa Pilipinas. O, biglang nagka-multi-millionaire yung Pilipina. Kaya, maswerte na rin na ano din siya dahil kawawa din naman. Siyempre. Di ba? Yun, oo. Nandun yun sa news eh. Last year lang ata yun eh. I think. Yun. Kaya, maswerte-swerte lang ang buhay. Kaya kung ako sa inyo, totoo lang kung dalaga. Yeah. Dahil, siyempre, dalaga pa kayo. Si Beljanay minsan may ano yan, ganito yung kay Beljanay. Oo, si Beljanay minsan may inaano yan dyan. Pero yun na nga, ano ba yung nangyari kay Beljanay na may nag, ano naman yung, ano, yung isang Pilipina na inanap pa si, ano, si Beljanay, blename pa siya. Alam nyo, pagkahalimbawa yung ganyan kay Beljanay, di ba? At least, si Beljanay nagkukonek sa inyo doon sa naghahanap na afam. Kaya magpasapasalamat din sana yung mga ano dyan, yung mga
ibang Pilipina na at least nagka-connect sila doon sa ano, 'di ba, sa Apang na pinapakilala ni Inday. Na ngayon pag pinakilala kayo ni Inday sa Apang, ganun lang yun eh. Pag pinakilala kayo ni Inday ng Apang dahil hindi naman kilala ni Inday yung ano, yung Apang ng personal, wala na sila doon. At least may connection na kayo doon sa Apang. So kayo nang magano kung paano kayo mag-usap, paano, you know, paano kayo magkakilala ng, you know, syempre, kailangan magkakilala kayo bago kayo basta na lang, huwag kayong basta-basta na lang na, ano, kasi hindi naman ninyo kilala ng, ano, ng personal yung Apang. Kaya kailangan yung kilalanin din. Kasi kung may mababait naman ng mga Apang, may masasama din. Kaya yun ang isipin sana ng mga ano, pinakilala ni Inday din na binigyan na sila ng bridge na magkakilala. So ngayon wala na si Inday doon. Lalo na pag hindi kilala ni Inday yung Apang. So kayo na yan. Mag-uusap kayong dalawa. So ngayon, kung hindi nag-work, huwag niyong i-blame si Inday. Dahil si Inday lang naman ay siya yung ano, nagpapa-connect sa inyo. O dapat nga magpasalamat kayo, nagka-connect pa kayo sa Apang, di ba? Ganun lang yun. Kahit, halimbawa sa akin, halimbawa may makilala ako or, you know what I'm saying, may makilala ako, sabi ko. Kasi dyan sa ano nga, sabi ko, may nag-PM sa akin dyan sa ano, sa Suyo. Akala nila, bata pa ako, matanda na ako. Oh my God. Kaya, kung halimbawa ako may makilala, you know, tapos, yun, ipakilala ko sa inyo or whoever. Yun. Yung ibibigay ko lang, bridge. Kasi, lalo na hindi ko kilala yung Apang ng personal. Ano? Kayo nang mag-uusap. Kayo nang mag-ano. At least, ano pa nga eh, di ba? Dapat nga magpasalamat pa yung sino ba yung ano ni Inday na. Dapat magpasalamat pa sila na binigyan sila ng bridge ni Inday na makilala yung Apang. Ganun lang yun eh. Kasi kayo pa rin dapat ang mag-uusap ng Apang para magkakilala kayo ng gusto. Yung Apang ba talaga, totoo, sincere, mabait, honest, you know? Oh, ganun lang yun. Kaya, oh my God. Ay, nakasupport po kami kay Ate Inday. Totoo yan, ho. Alam mo, mabait din si Inday. Very supportive din si Inday. Kaya, ano din siya. Blessed din si Inday, Belgianay. Oo, napakabuti, ho. Totoo yun. Mm-mm. Kasi ano din siya, generous din si Inday. Oo, nakikita ko yan sa kanya. At saka magaling din siya mag-host. Kaya, pupunta ako sa ano niya, sa ano din niya, sa live. Kung minsan nga busy ako, kaya hindi ako nakakapunta. Yun, oh, mabait si Inday. Oh, nakikita ko kay Inday, mabait siya. Matulungin, generous, yun. Oo. Yan. Totoo yun. Kasi di ba may mga swerte din, ano, may siniwerte din naman ng mga pinakilala niya sa niya, ni Inday, Villanay sa Pinay, di ba? Oh, mga tinatawag na jer. Natatawa din ako kay Inday yun. Sa jer. Oh my God. Ayun. So, yeah, ganun lang. So, mag-try kayo diyan sa ano? Mag-try kayo diyan sa ano sa internet. May mga ano diyan. Look young lang ito, Rochelle. Pero matanda na. Matanda na ako. Oo, kaya kaya yun. Oh, alam mo, sabi ko nga sa inyo eh, dito sa ano sa Amerika walang bata, walang matanda. Mm-hmm. Kaya nako, napakabata niyo pa, makahanap pa kayo. Mag-try kayo diyan sa ano, marami diyan sa ano sa internet, type niyo lang mga halimbawa mga ano. Mga dating sites na diyan sa internet. Oh. At least nga yung easy na lang sa amin dati, nagsusulat-sulatan pa kami, susko, tapos bago ako makatanggap ng letter, 2 weeks pa. Mm. Pag kami-nail ko, 2 weeks din niya ma... Ano? Oo, kasi itong sa akin, Apang ko din ito, nakita ko rin. Apang din. Oo, Apang ko rin ito. Kaya, yun. So, sa amin dati, mahirap yun dahil sulat-sulatan pa. Kaya matagal, bago matanggap niya yung sulat ko. Tsaka, matagal kumatanggap yung sulat niya. 2 weeks nga eh. Matagal.
Kaya at least ngayon, nasa ano na lang eh. Text away na lang yung ano, yung connection nyo. Kung halimbawa meron kayo, ako, magaganda pa naman kayo, madali kayong mabingwit na mga ano, ang mga afam. Oo, si Inday, palagi yung may bagong afam si Inday. Kaya, yun. Kasi okay lang naman yun pagka nakakita kayo ng Pinoy. Pero, wag lang yung... Pero isipin nyo rin yung ano, yung... Siyempre, isipin nyo yung kinabukasan ninyo. Halimbawa, magkaanak kayo, tapos... Siyempre, ang hirap nga ng buhay sa Pilipinas. Yeah, I know, dear ladies, kung si ano pa si... Si Inday Del Janay pa. Kaya nako, wag basta-basta na lang na, ay, 32 na ako, or ay, 35 na ako. Kailangan ko na mag-asawa. Hindi yun. Darating yan sa inyo. Darating yan. Ang tamang ano, tamang oras na makahanap kayo ng tamang tao, tamang lalaki, mabait, matalino, mga... alam niyo pala yung pag... Ito yung naano ko rin na maghanap yung mga kano. Pagka yung kano ay napakapasensyoso, mabuti yan na kano. Yes! Oh! Sus, Rochel, ang bata mo pa talaga sa totoo lang. Yes. Totoo yan. Yep, totoo yan. Oh yeah, makahanap kayo eh. Tsaka yung, yun nga ang napansin ko, pag ang isang kano ay very pasensyoso, mabuting kano yan. Mabait yan na kano. Kasi yun ang asawa ko, doon ko na ano na. Napaka-pasensyoso ba ta? Napaka-bait. Wala akong problema. Kasi pagka, ano, kung anong gawin ko, ala, sige lang siya. Mga kano, ganyan eh. Walang pakialam. Hindi pa rin sa mga Pilipino na kung minsan, halimbawa, lalabas ka, pupunta ka sa, ano, sa bakada, mag-aano na yan sa'yo. Mag-aayaw na yan dahil sa isip sa'yo nila, makahanap ka ng iba or whatever. But ganun sa mga Pilipino. Eh. Kaya, ay nako. Oo, makahanap! Ay nako, maniwala kayo. Napaka-bata niyo pa. 32, tapos si Marilyn, bata pa. Kahanap kayo. Bata pa kayo. But anyway, so, I think I have to stop right here. Salamat, Rochelle, ha? Sisi, at saka kay Merlin, kung nandito pa si Merlin. Salamat sa inyong pagbisita sa aking kusina! Yes! Totoo yan, si Merlin, ako. Napakabata niyo pa, day. Totoo yan, makahanap pa kayo. Huwag lang, wala ng pag-asa. At saka, dasal-dasal. At saka, ano, dasal-dasal. At saka, yan. Magtusok-tusok dyan sa internet, ganyan. Pag wala kayong ginagawa yan, marami dyan, maghanap kayo, marami dyan. Kung meron na lang akong maipapilala sa inyo, naku, tusok ko. Sige po, salamat Merlin sa pagbisita at saka kay Rochelle. Salamat guys. And I'll see you next time. At titikman ko pala yung ano mamaya, yung ano ko. Mainit pa kasi, kaya tikman ko mamaya yung aking bread pudding. Sabihin ko sa inyo kung masarap. Pabaya. O bukas kay Inday pala. Oo. Okay, salamat Rochelle and Marlene. And salamat guys sa pagbisita. See you po next time. Bye guys. Love you. Salamat Marlene sa YouTube.